Mr. President, pasensya na kayo. Ina-admire ko lang yung painting. Ang ganda ho kasi. Painting? Wala yan kumpara sa'yo. Ano kung ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin? Kahanga-hanga ang ganda mo. Pwede ko ba malaman ang pangalan mo? Miss. Hindi niyo ba ako naaalala, Mr. President? Ako yung asawa ni Executive Secretary Padua. Nagkita lang tayo ng isang araw, saka ng oath-taking. Ako si Ellen. Oo nga pala. Pasensya ka na, ha? Humahanga lang ako sa kagandahan mo, eh. Nakakalimutan ko kasi lahat pag kaharap kita. Anong ibig yung sabihin? Ang ibig kong sabihin, gusto kita. Sa unang beses lang kita nakita, tinamaan ako agad sa'yo. Po? Totoo po ba yung sinasabi niyo? Oo naman. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Eh, presidente ka. Tapos may asawa ko. Eh, ano naman? Ano? Gusto mo rin ba ako? Po? Playboy pala si President Oscar. Iba talaga ang charm ko. Pati presidente ng bansa, nahuhumaling sa akin. Ang lambot-lambot ng kamay niya. Ang macho ni President Oscar. Maginoo pero medyo bastos. Grabe. Lalaking lalaki. Alam mo, hindi kayo bagay ni Padua, eh. Mas bagay tayo. Gusto ko na rin yata siya. Ano ba, Ellen? Sayang ang pagkakataon. Binigyan mo lang sana siya ng pag-asa kahit laro-laro lang. Presidente yun. Mapapasa akin ka, Ellen. Promise. Kailangan ko siya ulit makausap. Ellen supports us. It's just that talagang nag-aalala siya sa pagkakadukot ni Carto kay Clarice. I hope you understand. Magandang araw po, ma'am. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto ko na maging pamilyar dito sa palasyo. Hindi mo na ako kailangan intindihin. Kaya ko na sarili ko. Sige po. Pa? Sino po sila? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang asawa ni Executive Secretary Padua. Ellen Padua. Pwede mo rin akong tawagin, Ma'am Ellen. Pwede nga maiinom, bilis. Sige po, Ma'am Ellen. Ako po si Elizabeth.
Itatanong ba kita? Sige po. Wala mong nakarating ako dito sa palasyo dahil alam ninyo kung ano ang kakayanan ko. I have a reputation and I intend to keep it. Hindi po ako pabaya. Mabuti na yung maliwanag. Madam, pasensya na ho ha. Kasi bawal po yung ibang tao dito. Pero kung meron po kayong kailangan, sabihin niyo lang po sa amin. Hindi ba kakasabi ko lang asawa ako ni Executive Secretary Padua? Kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Walang makakapagbawal sa akin. Sige po. Magtimpla ka nga ng kape para kay Executive Secretary Padua. Di masarap. Ew. May bago na namang madam dito sa palasyo. I assure you, kakampi natin si Ellen at hindi siya gagawa ng kung anumang gulo. And I will not get distracted. Siguraduhin mo lang, Art. Dahil alam mo na marami tayong kailangang gawin. Ellen. Para sa akin ba yung kape? Para sa asawa ko, President Oscar. Hindi naman to ang daan papunta sa opisina ni Secretary Padua. Kunwari ka pa. Para sa akin yan eh. Baka lumamig tong kape. Kailangan ko na maihatid kay Arturo. Hindi ko namang initin yan sa loob ng kwarto ko. Tara na. Ho? Kiniti ako sa inyo. Hindi gagawa si Ellen ng gulo na maaaring makasira sa kung anumang plano natin. Tara na sa kwarto ko, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin, Mr. President? Yung hindi mo nasagot sa akin kanina, pwede mo lang sagutin. Ha? Kung gusto mo rin ako. Ha? Ah, mahirap naman sagutin yan. Pareho tayong may asawa. May first lady ka na. Problema ba yun? Pwede naman kitang gawing first lady ko. Totoo? Oo naman.